Isang negosyong potok na naman ang handog namin sa inyo. At yan ang nauuso at masarap na peach crepe cake. Halina't panoorin ang buong video at matuto ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, ngunit malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyo, mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe lamang at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle YouTube channel. For the ingredients, 6 pieces ng large eggs, 1/2 cup ng sugar, 1 tablespoon ng salt, 4 tablespoon ng butter, slices ng peaches, 2.5 cup ng cake flour, at 3 tablespoon ng mango syrup. And we also have 3 cups ng fresh milk, any brand to ha, at saka whipped cream. Okay, mag-start na tayo. Ilagay niyo sa bowl ang lahat ng dry ingredients. Again, unahin munang haluin lahat ng dry ingredients bago nyo ilagay una yung pinating itlog. So, unti-unti nyo ilalagay yung itlog dun sa ating dry ingredients para mas madali siyang haluin o madaling maubos yung mga nabubuong flour. So, konti-unti lang guys ha, yung bibigyan ng pagbuhos ng egg. Pwede nang ihalo yung ating 3 cups ng fresh milk ng dahan-dahan din. Huwag agad yung 3 cups. So, nag-iisang cup ng ubusan sa mixture para mas mabili siyang haluin at mag-blend siya mismo sa ating mixture. At guys, ilagay nyo na rin yung mango syrup. Para sa butter, tunawin muna siya sa ating pan. Ako ang gamit ko kasi yung non-stick. So, patunawin nyo muna rito yung butter. Pag tunaw na siya, ihalo nyo sa mixture natin. So, don't worry guys, kasing litirang butter dyan sa ating pan. Magagamit mamaya yan pa nag-fry na tayo ng ating crepe. So, yan. Tunawin muna. Then, saka ihalo siya dun sa mixture natin. At ihalo nyo maigi din ulit. Muna tayo sa pag-fry ng ating crepe. So, ang paglalagay sa ating pan dapat pa 9 o'clock. So, start muna sa 9, paikot na pan para bumilog, maigi. Just in case may ganito kayo nangyari, takpan nyo lang uli ng ating mixture liquid. Yan, para maging buo. Yan, may kita nyo siya pag medyo nagbabubble na siya at umaangat na siya sa pan, pwede nyo siyang bake rin. So, guys, gagawa tayo ng ganito, 21 pieces ng ganito para makapag-create tayo ng isang cake. Pag naka 21 pieces na kayo, pwede na i-compose ang ating cake. Kasi pinaka-base ng ating cake, maglalagay tayo ng cream o ng whipped cream bago niya patungan siya ng crepe. Yan yung ating crepe. Para hindi dumulas o naging stable yung ating gagawing cake. Ako pinili ko yung medyo hindi magandang pagkakaluto ng crepe nasa baba naman kasi siya, so hindi siya rata. So, after ng crepe, nalagyan nyo ulit ng whipped cream, spread nyo lang ng konti para dumikit sa kanya naman yung susunod na ilalagay natin crepe. Okay. So, konting tiyaga lang guys. Yung ganitong estilo ng cake, kailangan talaga ng tiyaga. At makikita nyo, giginhawa rin sa paningin nyo yung gagawin nyo yan. Promise. So, nag-crepe. Tapos nalagyan ka ng whipped cream. Tapos nag-start na ako maglagay ng peach slices.
para pag hiniwayan yung cake natin mamaya, lahat ng mahihiwa nilang part ng cake is lahat may peaches. And after nyan, papatuhan ulit natin siya ng isa pang crepe layer. Tapos, whipped cream ulit. So, kailangan lang siyang spread para lahat ng part niya halos may mga whipped cream at magkaroon siya ng additional taste ng cream pag in-slice. So, after nyan, naglalagay ulit tayo ng crepe. Tapos whipped cream uli, maglalagay ulit ng peaches. Yan, tapos lagay ulit siya ng crepe layer. Tapos whipped cream uli, layer uli, at whipped cream uli, plus yung peaches uli. So guys, paulit-ulit na sa maubos ninyo at dumating kayo sa pinakadulo ng 21 layers natin. Okay, pag natapos na yung 21 at nasa top na tayo, ito guys ang gagawin natin. Kanya-kanya tayo ng discard and design. Ako kasi, mas prepared ko merong whipped cream sa gitna. So ako i-design yung pinaka-toppings niya. So guys, tinan nyo, lalayo ko ng whipped sa gitna. From the center, gagawin ko yung reference para maglagay ako ng iba pang designs. Kung halimbawa gusto nyo nang may pagka-vertical, o gusto nyo ikot yung mismo yung pitch dun sa ating whipped cream, okay lang din. So guys, kanya-kanyang designs to, kung anong sa tingin ninyo yung makaka-catch ng eyes na pagbibili nyo ng cake o ng kliyente ninyo, yun ang dapat yung gawing design. Sa akin, binilog ko siya para mas maging flexible sa akin kung anong pwede ko pang gawin. So, naisip ko na nagdag ko ng konti ng whipped cream, tapos ikutan ko lahat to ng peaches. Ayan. So guys, tinan nyo ha. From the whipped cream, ikutan ko siya ng peaches again. So guys, kanya-kanyang design. Walang standard tayo niya. Itong peach crepe cake natin, this no-bake recipe ng cake at walang ilang electric beater. Sa mga para sa mga walang electric beater dyan at sa mga taong ayaw na masyadong matamis na cake at may sa mga pancakes, ito mismo guys ang para sa inyo. And we're almost done. Ang gagawin ko dito, dadadaan ko na lang uli ng crepe cake uli at whipped cream, sorry, ng whipped cream sa gilid para mas mukhang kaaya-aya. Dadadaan ko pa ng mga peaches sa gilid kasi may sobra pa naman ako kahit pa paano. So maglalagay ako sa gilid ng mga peaches. Ito na, we're almost done. Sa akin, lalayan ko lang siya ng happy birthday muna. Happy birthday. So, yun siya. Guys, again, thank you for watching yung Nani Lifestyle. Just in case may gusto kayong malamang recipe or gusto nyo ipagawa sa akin, please comment below. Please don't forget to subscribe and share my videos. Thank you again. Thank you.